Huwag mainggit ngunit magpasalamat. At ngayon, aking mga anak, makinig sa akin at mag-ingat sa espiritu ng panlilinlang at inggit, sapagkat ang inggit ay nagahari sa buong pag-iisip ng isang tao, at hindi siya pinahihintulutan na kumain o uminom o gumawa ng anumang mabuting bagay. Minumungkahi sa kanya na sirain niya ang kanyang kinaiinggitan, at hanggat ang kinaiinggitan ay nagtatagumpay, ang naiinggit ay naglalaho. Natutunan ko na ang kaligtasan sa inggit ay dumarating sa pamamagitan ng pagkatakot sa Diyos, sapagkat kung ang isang tao ay lumalapit sa Panginoon, ang masamang espiritu ay tumatakas sa kanya at ang kanyang pag-iisip ay gumagaan. At mula ngayon, siya ay nakikiramay sa kanya na kanyang kinaiinggitan at pinapatawad yaong mga nagagalit sa kanya. At sa gayon, siya ay humihinto sa kanyang inggit. Testament of Simeon, chapter 1, verses 16 to 20. Mag-ingat sa makatwid, mga anak ko, sa lahat ng paninibugho at inggit, at lumakad ng may katapatan ng puso, upang ang Diyos ay mabigyan din kayo ng biyaya at kaluwalhatian at pagpapala sa inyong mga ulo, gaya ng nakita ninyo sa kalagayan ni Joseph. Testament of Simeon, chapter 2, verse 5. Gawin din ninyo, mga anak ko, ibigin ang bawat isa ang kanyang kapatid na may mabuting puso, at ang espiritu ng inggit ay lalayo sa inyo, sapagkat ginagawa nitong mabagsik ang kaluluwa at sinisira ang katawan. Ito ay nagdudulot ng galit at tigmaan sa isipan, at pumupukaw sa mga gawa ng dugo, at inaakay ang isipan sa gulo, at nagdudulot ng paguluhan sa kaluluwa at panginginig sa katawan. Sapagkat maging sa pagtulog, ang masasamang paninibugho ay nanginginig, at sa pamamagitan ng mga masasamang espiritu ay ginugulo ang kaluluwa, at ginugulo ang katawan, at ginigising ang isipan mula sa pagkakatulog sa kalituhan. At kung paano ang isang masama at makamandag na espiritu, ngayon din ang pagpapakita nito sa mga tao. Testament of Simeon, chapter 2, verses 7 to 9. Sapagkat ang galit na may inggit ay kinakalaban sila na umuunlad. Habang naririnig o nakikita ang kanilang tagumpay, sila ay laging nanghihina. Ang katuwiran ay nagtatanggal ng galit. Ang kababaang loob ay sumisira ng inggit. Sapagkat ang matuwid at mapagpakumbaba ay nahihiya na gumawa ng hindi makatarungan. Testament of God, chapter 1, verses 22, 27 to 28. Sapagkat ang dukha, kung malaya sa inggit, ay nilulugod ang Panginoon sa lahat ng bagay. Siya ay pinagpala ng higit sa lahat. Alisin sa makatuwid ang selos sa inyong mga kaluluwa at ibigin ang isa't isa ng may katuwiran ng puso. Testament of God, chapter 2, verses 15 to 16. Stop. Hindi ako hahayo na may mapanirang inggit, sapagkat ang mainggiting tao ay hindi magkakaroon ng karunungan. Wisdom of Solomon, chapter 6, verse 23. Huwag kang mainggit sa kaluwalhatian ng makasalanan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang kanyang wakas. Ang kayamanan ay hindi maganda para sa isang madamot na tao. At ano ang gagawin ng isang tao na mainggitin sa salapi? Ecclesiasticus chapter 9 verse 11, chapter 14 verse 3. Walang mas masahol pa kaysa sa kanya na naiinggit sa kanyang sarili. At ito ay kabayaran ng kanyang kasamaan. At kung siya ay gumagawa ng mabuti, ginagawa niya ito nang hindi sinasadya, at sa huli ay ipahahayag niya ang kanyang kasamaan. Ang taong mainggitin ay may masamang mata, kanyang itinatalikod ang kanyang mukha, at hinahamak ang mga tao. Ang mata ng taong sakim ay hindi nasisayahan sa kanyang bahagi, at ang kasamaan ng masama ay tumutuyo sa kanyang kaluluwa. Ang masamang mata ay naninibugho sa kanyang tinapay, at siya ay madamot sa kanyang hapag. Ecclesiasticus chapter 14 verses 6 to 10. Ang inggit at puot
ay nagpapaikli ng buhay. Ecclesiastes chapter 30 verse 24. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni mainggit sa kanila, sapagkat sila'y puputulin na parang damo at matutuyo na parang sariwang damo. Psalm chapter 37 verses 1 to 2. Sapagkat ako'y nainggit sa mga mangmang nang aking makita ang kasaganaan ng mga masasama, sila'y may higit pa sa naisin ng puso. Narito, ito ang mga masama na umuunlad sa sanglibutan. Dumarami sila sa kayamanan. Nang naisip kong malaman ito, napakasakit para sa akin, hanggang sa pumasok ako sa santuwaryo ng Diyos. Pagkatapos ay naunawaan ko ang kanilang wakas. Tunay na inilagay mo sila sa mga madulas na dako. Iyong inihagi sila sa kapahamakan. Sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mapapahamak. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Aking inilaga ang aking tiwala sa Panginoong Diyos upang aking maipahayag ang lahat ng iyong mga gawa. Psalm chapter 73, Asaph. Huwag kang mainggit sa mapang-api at huwag mong piliin ang anuman sa kanyang mga daan, sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang kanyang lihim ay nasa matuwid. Proverbs chapter 3 verses 31 to 32. Ang mabuting puso ay buhay ng laman, ngunit ang inggit ay kabulukan ng mga buto. Proverbs chapter 14 verse 30. Huwag mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan, kundi matakot ka sa Panginoon buong araw, sapagkat tiyak na may wakas. Proverbs chapter 23 verses 17 to 18. Huwag kang mainggit sa masasamang tao, ni magnais na makasama sila, sapagkat ang kanilang puso ay nag-aaral ng kapahamakan, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kasamaan. Proverbs chapter 24 verses 1 to 2. Huwag kang mabalisa dahil sa masasamang tao, ni mainggit sa masasama, sapagkat walang gantimpala sa masamang tao. Ang kandila ng masama ay papatayin. Proverbs chapter 24 verses 19 to 20.